Magandang araw! Ngayon ay nasa ikatlong markahan na tayo ng Aralin Panlipunan, Grade 3. Ang aralin natin ngayon ay tungkol sa kultura sa aming rehiyon. Pagmasdan ng mga larawan, ano-ano ang mga nakikita mo? Mga larawan na ito ay merong kaugnayan sa aralin natin ngayon. Halina't pag-aralan muna kung ano-ano ang mga nakikita mo sa mga larawan. Alam mo ba, mahalaga na malaman mo ang iyong kultura at iba't ibang aspeto nito tulad ng tradisyon, kaugalian, paniniwala, pagpapahalaga, wika at batas. Sa aralin na ito, matututunan mo ang mga aspeto ng kultura. Halina't pag-aralan na natin. Ang kultura ay ang kabuuang paraan ng pamumuhay ng mga tao bilang kasapi ng komunidad o lipunan. Ito ay kabuuan ng mga paraan kung paano ginagawa ng isang pangkat ng mga tao ang mga bagay upang mabuhay. Ito ay maaaring makita sa kanilang wika, panitikan, paniniwala o rehiyon, kaugalian, tradisyon, pagkain, at sining tulad ng musika at sayaw. Ang kultura ay mayroong iba't ibang aspeto tulad ng tradisyon, kaugalian, paniniwala, pagpapahalaga, wika at batas. Ang tradisyon naman ay tumutukoy sa mga gawain tulad ng ritual at pagdiriwang. Ang kaugalian ay inaasahang pag-uugali ng mga pangkat ng tao. Ang mga ito ay mga inaasahang kilos at gawi na dapat sundin. Ang halimbawa nito ay paggamit ng po at opo at pagmamano sa mga nakakatanda. Ang paniniwala ay ideya, pananaw at saloobin ng grupo o lipunan. Ang mga ito ay matatagpuan sa mga pabula, salawikain, alamat, mga tradisyon, pamahiin, edukasyon at iba pang nakaka-impluwensya sa kanilang mga ideya, damdamin at saloobin. Ito rin ang kanilang pinaniniwalaan ayon sa karanasan ng kanilang mga pangkat o lipunan. Ang pagpapahalaga ay ang pamantayan ng lipunan kung ano ang tama o mali, mabuti o masama. May kinalaman ito sa bagay o gawaing naiibigan o naiiwasan. Ang wika ay ang mga pananalitang ginagamit ng mga tao sa pakikipag-usap o pakikipagkomunikasyon. Ang wika ang pinakamahusay na paraan upang matiyak kung nagkakaunawaan ng bawat isa. Ito ay mga nakasulat na salita, numero, at mga di-verbal na komunikasyon tulad ng ekspresyon sa mukha at mga paggalaw ng katawan. Alam mo ba ang batas ay ang mga alintuntunin, regulasyon, at patakaran na ipinapatutupad sa isang lipunan? Ang paglabag sa mga batas ay may kaparusahan tulad ng pagpatay, ng kapwa, pananakit, pang-aabuso, pagnanakaw at iba pa. Ang mga gawaing labag sa batas ay tinuturing na krimen at ang mga taong lumalabag sa batas ay tinatawag na kriminal. Para sa gawaing pagkatuto bilang isa, tukuyin ang mga hinihingi ng mga sumusunod. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel o kwaderno. Para sa unang bilang, ito ay ang mga pamantayan ng lipunan kung ano ang tama, mali, mabuti o masama. Para naman sa pangalawa, matatagpuan sa mga pabula, saliwikain, alamat, mga tradisyon, pamahiin, edukasyon at iba pang nakaka-impluwensya sa kanilang mga ideya, damdamin at saloobin. Para sa pangatlong bilang, ipinatutupad sa isang lipunan ang mga alintuntunin, regulasyon at patakaran. Para sa apat na bilang, tumutukoy sa mga gawain tulad ng ritual at pagdiriwang. At para naman sa panglima,
ang kabuuang paraan ng pamumuhay ng mga tao bilang kasapi sa komunidad o lipunan. Para sa gawaing pagkatuto bilang dalawa, piliin sa hanay B ang konsepto ng kultura na nasa hanay A. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Para naman sa gawaing pagkatuto bilang tatlo, tukuyin kung ang sumusunod ay paniniwala, kaugalian o tradisyon. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Sa unang bilang, ano ito? Simbang gabi. Pangalawang bilang, nakakamay kung kumain. Pangatlong bilang, diwata at anito. Pang-apat na bilang, paghaharanan ng lalaki sa kanilang nililigawang babae. At pang-lima, tikbalang at kapre. Para sa gawaing pagkatuto bilang apat, isulat sa loob ng bilog ang mga kaugalian o paniniwala na kasanayan ninyo sa inyong pamilya. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Para sa gawaing pagkatuto bilang lima, pumili ng isang aspekto na kultura at ilarawan ito sa pamamagitan ng isang malikhaing sining tulad ng pagguhit, tula, awit o pagkukwento. Isulat ang iyong sagot sa isang malinis na papel. Para sa huling gawain ng araling ito, buuin ang talata sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagotang papel. Maaari mo makita ang sagot sa loob ng kahon. Ang blank ay nagpapakita ng blank na isang pangkat ng tao. Mahalagang marami ang iyong nalalaman tungkol sa sariling kultura upang mas makilala ang iyong blank at maging ang iyong kinabibilangang blank. Maraming salamat sa pakikinig. Nawa marami kang natutuhan sa araling ito. Maaari mo ring ibahagi ang iyong natutuhan sa iyong kaibigan o kakilala. Maraming salamat. Pagpalain ka ng Diyos. Paalam mga bata!